Hindi kami naging teacher para lang ganyan-ganyan ninyo! At lalo-lalo, hindi kami naging teacher para lang pagtawanan at utos-utusan nyo dito! Nandito kami para lang nanya mga utak nyo, mga wala namang laman, mga bobo! Kung ganyan yung mga ugali nyo, ngayon pa lang na mga bata pa kayo, ganyan na kayo lalaki! Mga walang boto! Mga walang laman yung utak kundi puro katarantaduhan! Lalo ka pa, Joel! Sige, magturuan na kayo! Hindi kami nag-aral at nagpakabihasa para lang basusin lang ng mga katulad nyong wala pang nararating! Mga mangmang pa sa buhay! Isa ka pa! Okay, class. Remember, based on our history, Dr. Jose Rizal was our hero. Diba? Yes! Uy, ala! Bye, ma'am! Mr. Santos, hindi pa ako tapos. Pero ma'am, may pupuntahan pa po kasi ako. So, atay na, ma'am. Tara na, tara na! Bye, ma'am. Ay, nako. Iba na talaga yung mga estudyante ngayon, no, guys? Ayun, guys. Kapag may mga questions pa kayo, comment lang kayo. Ayun, si Kuya Renren nag-comment. Followers natin talaga yan. Hello, Kuya Renren. Yes po, Kuya Renren. 6 a.m. in the morning, nandito na po ako sa school para makapag-rest pa. Pwede kayong mas maagang pumasok sa school para hindi kayo mangarag. Makapag-relax pa kayo bago mag-start yung class nyo. Naka-live ka, ma'am? Yes po, Teacher Mika. Pero patapos na rin po. Ah, guys, thank you so much, ha. See you sa ating next live. Thank you po. Ang tiyaga mo ding mag-live, ma'am, no? Eh, may mga aspiring teachers kasi na nanonood, ma'am. Kaya tuloy-tuloy lang ako sa pagla-live. At madami silang question about sa profession natin. So, malaking tulong sa kanila kapag nakikita nila sa live yung actual na ginagawa natin. Nice. Okay din naman pala, no? Grabe, no, ma'am? Ibang-iba na yung mga estudyante ngayon. Parang gusto nila, ikaw na lang yung mag-a-adjust sa kanila. Mga sensitive na, insensitive naman. Masermunan mo lang ng konti, kala mo kinawawa na. Mga lumalaki namang bastos. Naku, hayaan mo na lang sila. Wala tayong magagawa doon. Ito yung profession na napili natin eh. Lakasan mo na lang yung loob mo para hindi mo sukuan yung pagtuturo. Okay, class. Gawin nyo na yung activity na yan regarding sa topic na na-discuss na. Gawin nyo yan sa notebook nyo, ha? And later, may papagawa ako sa inyo na activity ulit. O, Joel, bakit late ka? Kanina pa kami nag-start dito, ha? Eh, ma'am, may ginawa pa po ako sa bahay. Ano po ba yung pinapagawa nyo para magawa ko na rin? Sige ka, ma'am. Para matapos na ako. Hay, naku, guys, grabe yung stress ng isang teacher. Hindi lang sa lesson plan, ha? Pati na rin, lalo na rin dun sa mga students niya. Kaya, dun sa mga nagbabalak na pasukin yung pagtuturo, naku, pag-isipan nyo ng 100, 1,000, o million times pa yan. Tanungin nyo yung sarili nyo kung kakayanin nyo ba talaga. Matapang ako, matay mo singo. Yun lang. Ang basic naman nun, pre. Yun lang, pabatay ko sa mga pero di magagalit siya.
niyo nun? Tumango. Ay, tumango. Wala talagang aamin? Ha? Ang babastos nyo! Makawala kayong modo, alam nyo ba yon? Sino nagbigay sa inyo na karapatan na bastusin yung teacher nyo dito, ha? Isa ka pa, turo ka ng turo dyan eh. Hindi kami naging teacher para lang ganyan-ganyan ninyo! At lalo-lalo, hindi kami naging teacher para lang pagtawanan at utus-utusan nyo dito! Nandito kami para lang nanya mga utak nyo, mga wala namang laman, mga bobo! Kung ganyan yung mga ugali nyo, ngayon pa lang na mga bata pa kayo, ganyan na kayo lalaki! Mga walang boto! Mga walang laman yung utak, kundi puro katarantaduhan! Lalo ka pa, Joel! Sige, magturuan na kayo! Hindi kami nag-aral at nagpakabihasa para lang basusin lang ng mga katulad nyo. Wala pang nararating! Mga mangmang pa sa buhay! Isa ka pa! Mga bastos! Tandaan nyo ha, mas kailangan nyo ako kesa kailangan ko kayo! Hindi kayo nagpapasahod sa akin dito! Magsialis kayo ngayon dito! Lahat kayo, umalis kayo! Labas! Hindi naman kami yun, grabe ka naman. Lahat kayo! Sasagot pa kayo ha! Lumabas kayo lahat! Pero... Nakalimutan nyo ata yung boundaries nyo lahat! Ha? Mga bastos na estudyante! Ang kakapal na mukha! Mga wala pang nararating sa buhay! Akala mo kung sino na mga magsiasta! Mga bastos! Ma'am! Naku! Bakit ka naman nag-live habang nanermon ka ng mga students mo? Ayan o! Viral ka na! At halong positive at negative feedback ang mga netizen. Pero marami pa rin disappointed dahil sa live mo pa pinagsabihan yung mga students mo. Ma'am, pinapatawag ka din ni principal kasi kakausapin ka tungkol dun sa nangyari. Ma'am, anong nangyari? Nag-resign na lang ako. I admit na may kasalanan din naman akong ginawa. Na mali yung ginawa ko sa Facebook live ko. Nanermon ako during live. May mali ako at ayoko maging maling ehemplo sa mga estudyante dito sa eskwelahan na to. Pero ma'am, sa ibang punto, may karapatan din naman tayong pagsabihan yung mga estudyante natin eh. Para alam nila yung mali nila. Pero naka-live ako ma'am, yun yung mali. Masaya na kayo sa nangyari sa teacher nyo? Yan ang resulta ng pinagagawa nyo? Concern lang kami mga teacher nyo para matuto kayo ng leksyon sa eskwela at leksyon sa buhay. Pero anong ginawa nyo? Kalokohan! Kalokohan! Na wala namang maiaambag sa buhay nyo. Totoo naman lahat ng sinabi ni Teacher Erlinde. Masakit lang talagang tanggapin. Nasabi niya yon, hindi lang para bigyan kayo ng leksyon. Nasabi niya yon dahil napuno na siya sa inyo. Umayos kayo. Hindi sa lahat ng pagkakataon makakatapat kayo ng mabait na teacher na uunawa sa inyo.
Anong ginagawa niyo dito? Eh, ma'am, nandito po kami para humingi ng tawad sa inyo. Hindi kasi namin nakalain, ma'am, na yung kalokohang ginagawa namin, eh, sa'yo babalik. Sorry po, ma'am. Okay lang yan. Yan yung leksyon ng buhay. At hindi laging pabor sa atin. Yan yung mga dapat natututunan nyo bukod sa mga nababasa nyo sa libro. At mga tinuturo namin sa loob ng classroom. Lagi nyong tandaan, lahat ng actions nyo may katapat na results. At dapat, handa kayo sa resulta na yun. Sige na, makakauwi na kayo. Maging leksyon na lang sana ito sa inyo. Sorry po, ma'am. Glasses full.